Hello mga kaimi, hello mga farmers. It's another busy yet beautiful life here in the farm. And welcome to Magsasakang Engineero Advocacy. For today's episode mga kaimi, andito po tayo ngayon sa Trinidad, Bohol. Bumibisita po tayo sa farm ni Ma'am Teresa. Siya po yung isang sikat na farmer vlogger dito sa Bohol. So, isa pong karangalan mga kaimi na tayo'y pinaunlakan ni Ma'am Teresa at sa kanyang asawa na may bahagi sa inyo ang kanyang kwentong tagumpay or farmer success story. So, tara mga kaimi, samahan nyo kami. Ngayon po ay itutur ko si Sir M.E. sa aking maliit na farm dito sa La Victoria sa Trinidad, Bohol. So ipakita ko sa inyo po, Sir, yung mga tanim ko dito, yung mga alaga ko po at sa fish pond ko. Okay, so tara po. Tara po mga ka-M.E. mga ka-farmers. So ito po mga ka-M.E. Meron po kami dito backyard gardening. So may mga tanim kami dito ng sila, Sir. Wow, dami ah. Opo, mga labuyo. Siling labuyo. Tapos ang siguro po sir yung aming natanim na dito na saging nasa around mga 1,000 po. 1,000 na puno. Halo-halo na po yung variety niya na kardaba po or saba saka po nakatan. Mga ka-farmers, mga kaimi. Pupunta tayo sa piggery ni Ma'am Tess. So ito sir, ka-ME. So ito po yung design ng aking piggery. So ganitong design is napanood ko lang rin po ito sa YouTube sa mga nagde-design po ng mga kulungan. So ito po yung tinatawag na kulungan na walang amoy dahil po gumagamit ko ng ipa. Ayan po yung ipa. Yan po yung amin nilalagay sa flooring po ng aming mga baboy para if ever po wala na po silang amoy. Tapos po yung pong dumi nila, nagagamit pa po namin sila as katama. Ayan, mga baboy natin. So ito po yung favorite kong baboy. So yan po. Ano po yan eh? Ano pangalan si Piggy Girl. Kasi ano po ito, pag nagbablog po ako, lagi po yung sumusulyap. Lagi po mahilig po siya sa camera. Siya ngayon. Yes po, siya po yung laging na, parang gusto niya lagi siya nililitratuhan. May mahihain po na sa baboy. Parang si HK yung isa. Pero ito po yung pinakamasaya kong baboy dyan. Meron din po kaming nilagay dito na na para po siyang hiwalayan pag may nanganganak na baboy. Okay. So, ganito lang po yung design para tipid. Tipid niya. Ayan. So ito po yung mga anak. May mga bait na Ito po yung aming free range. Laki po nito hanggang so, baba. Ito mga naka-electric. Ito mga. Opo. Ito po yung naka-electric fence po tayo dyan. Bali, gusto ko po kasi sa baboy namin is parang nature pa rin yung kanilang natural habitat. Ayan po. Cute. Dalawa lang sila. Babae at lalaki. Opo, babae at lalaki po. Ayan, dalawa kong alagang rabbit ko pang ano lang. Anong pangalan ng mga rabbit nito? Si Jello po, tsaka si Jelly. Wow, Jello. Yes po. Jello at Jelly. Ayan sir, ito po yung mga design ng flying pen. Para po yan sa mga manok na pinapalahian namin. Tapos gamit lang po namin dyan is black net lang, tsaka kawayan para lang po titin. Tipid ah. Mga kaimi, mga ka-farmers, ang laki na ng shaman eh. Wow, nakita ko to sa vlog. Ito po yung dumpo. Dumpo po kung tawagin. Yung tandang. Tapos, yung ito po, mga dumpo rin po daw itong kulay orange. Sabi ng seller na binilhan ko. So, ito po yung mga manok, sir, na yung itlog pa lang, ranging na ng 1,500 to 2,000 pesos. Pa lang po, fertile eggs. Wow. Then, pag nagpisa at mga pure breed po ng mga shamu yung mabebenta nyo, pagpisa pa lang po at mga day old or 1 to 2 weeks po, 3,000 na po yung presyohan. Opo, kaya gusto... Parang presyo na ng biik ah. Opo, mga 2,000, ganyan kapag pure breed po ng shamu. Kasi yung ganito po, bili ko po dito 15,000 eh. So, nandito po sir, ME yung ating mga itek. So, pasok po tayo. Sa itikan pala ito. Ang dami o. Pasok tayo. Yes po mga ka-ME, ito po yung ating itik. So, laki na po ng nilaki. 2 weeks ago pa lang po ito nabili. Or mga about 1 week mahigit pa lang. Ilan so, to? Ito po ay may kabuuan na 108 piraso po ng mga itik Pinas. Opo. So, yan po yung sinisimulan ko na establish na mga itik. Magandang business ito mga ka-farmers, mga ka-ME.
So ito mga ka-ME, ito yung mga ano namin dito, tambayan. Ka-farmers na lagi nakatambay dito. Ka-farmers natin mga ka-ME. Ayan, dito po tayo sa fish pond. Ito na mga ka-ME, sa fish pond. Fish pond tayo. Ang laki ng fish pond mga ka-ME, mga ka-farmers. So ito sir, yung ating fish pond. Bali, ito pala yung unang pitak. May mas malaki pa sa likod. Later, pakita ko sa inyo. So ito, kung mapansin nyo, dito po may laman na sa buong fish pond namin, nasa around kulang 2 hectares po yung laki ng fish pond. So meron po kami nasa about 25,000 po na piraso ng similya ng bangus, bangus na ilagay. Mga kaimi, try natin mag-feed ng mga bangus. So ito yung mga floaters. Sana gutom sila para kumain. Dito kasi konti, para habis niya na lang po. Lolo. Ayan na. Ayun po, kitang-kita po. Oh, wow. I-zoom nyo na kailan lang. Kailan yung mga kaimi, oh? Ayan, sir. Oh. Nagpapa-feeding na. Oh, doon sa kabila, lang. Sir. Ayan. Wow, ganda. So madami pa po yan. Hindi pa po lang sila nakikita na nagpapakain. Malalaki na pala sila, mama. Yes po, yes po. Sakto ito sa November, oh. Yes po. Opo, sana po, hopefully po, maganda yung harvest natin sa November. Ayun. Siguro pag nagbibingwit ka, meron po talaga, sir. Opo, pero hindi po kami nagbibingwit kasi wala pa kaming nabibili. Pero ano po, para okay naman. Pero mas, madali mas lang lumaki sa commercial feed? Tingin ko sa mga na-research namin po, mas okay yung pag nagko-commercial feed. Pero pag naman po gumagamit ng lumot, okay naman din po. Medyo mas mabilis ang pag-commercial. Pero mas okay ang tipid naman. Combination. Kasi makakatipid ka na. Lalaki rin naman po yung bangus. Hindi naman po nagmamadali. Eh. So, kasi may target ka na ilang buwan, yes, di ba? Yes po. Sa mga nagko-commercial feeding, kaya daw po ng 3 to 4 months po maka-harvest sa bangus. Pero pag dati po kasi naglagay kami dito ng bangus, tapos wala po kaming feeds talaga. Ginawa namin is algae lang po, lumot. So umabot po ng 5 to 6 months bago po kami nakaharvest. Pero malalaki rin naman po sila. Pero ngayon, nag-try kami ng combination po ng commercial tsaka ng lumot. So ganoon naman po sila kalalaki ngayon at baka next month, around 3 to 4 months lang po maharvest na kami. Okay, abangan nyo mga ka-farmers, mga kaini, abangan nyo. Yes po. Sobrang ganda ng dito, ambiance, kasi ito malamig, tapos maghihalang. So kami sir, nag-ano rin po kami sa pagbibing sa bangus po na bangus farming. Nag-ano pa rin kami, research. Kasi po, ito po yung first time namin na naglagay ng napakaraming similya para po pambenta. So, commercial na talaga. Yes, so hopefully po talaga, kumita tayo. Bana. So yan po ng mga tao dito, lahat po nang tumutulong mag-harvest. Once mag-harvest ka kasi ng fish pond, yung mga tao tumutulong po si Papa, bumababa po sila diyan. Ngayon po nagtulong sila magkuha ng mga fish. So sana mga ka-farmers, mga kaimi, sana kapitbahay kami ni Mapres. Libre ulam na lang libre family. Ulam po. So abangan na lang natin tapusan ng November. Makita niyo sa vlog ni Ma'am. For yes. Sure magve-vlog si Ma'am. Yes po, harvest. Yes po. Bababa rin ako dito mga ka-ME. So abangan niyo yan. Hello mga kaimi, hello mga farmers. Andito tayo ngayon kasama natin si Ma'am Tessa Suarez of Thessalonica Farm. Magandang umaga po, Ma'am. Good morning din po, sir. Ito po ay isang karangalan po na tayo ay makapagbigay inspirasyon sa mga nanonood natin ngayon sa pag-share sa inyong success story or kwentong tagumpay. So ma'am, sisimulan na natin kasi yung mga subscribers natin, okay, excited pa ako silang malaman po yung success story niyo. Okay, so ma'am, can you please give a konting introduction sa iyong self at sa iyong family? Okay po. Ayan, hello sa inyo mga ka-farmers at hello din sa inyo mga ka-ME. Ayan, so yun kasi yung tawag ni sir sa kanyang mga viewers. So hello mga ka-ME. So ako po si Thessalonica R. Suarez. So mas kilala po ako bilang Thessalonica Farm sa YouTube.
Ayan, ako po ay nag-vlog sa aking farming content. So, meron po ako ditong farm sa Bohol, but I'm from talaga po sa Cavite. So, ang family ko po ay nandun sa Cavite. So, ako po ay simpleng tao lang, simpleng housewife na naisipan din po mag-vlog about sa farming. At medyo nagka-successful naman po kahit papaano. At so, eto na po, isishare ko na po sa inyo yung aking kwento. Okay. Ma'am Tess, how you started as a farmer vlogger? Nag-start po ako sa farming business or sa farming content ko, sir. Ako po talaga ay taga Cavite, so hindi talaga ako taga Bohol. So ang asawa ko po ang taga dito, at ako po talaga ay city girl or ciudad girl. Kaya talagang wala po sa idea ko na magkakaroon ako ng ganitong klase na negosyo or pamumuhay. So ayan po, nag-start po kami nito 3 years ago po. So nag-start kami nung una, so talaga napakahirap pag nagbibegin or nagsisimula pa lang po sa pag-farming, sa pagpundar. Kasi napakadami po talagang lalabas pa na kapital, wala pa po talagang kita. So alam ng mga ka-farmers natin yan, alam kahit sa maliliit na farming, so sobrang talagang hirap. Mahirap po magsimula. Sobrang hirap. So yun. Ma'am, ang dami pong mga pwede nating gawing business. Opo. But why you choose farming? Ayun, so naisipan po namin mag-asawa na mag-farming. So ang asawa ko po talaga isa sa mahilig sa farming. So naisip po namin, last year na magkasama kami, so yung money na kukolekta or kinikita namin from other source namin is kung hindi po i-invest sa ganitong klase is mauubos din po sa wala pong kahinatnan. So when we decided to move here in Bohol na po, so nakabili nga kami ng lupa at nagkaroon kami ng mga ideas and future plans kung paano po kumita sa pagpo-farming. So yun po yung naging way namin para po ma-start itong business na ito, at kahit maliit mo po muna yung kinikita sa una, so naging okay na po sa amin. Pero ang pinaka-target mo namin is may ma-establish kami in the future na malaki na pong kitaan. So nakita ko po ang sa pagpo-farming, hindi ka lang nag-enjoy, hindi ka lang nawawala ang stress mo, pero kumikita ka pa. So nakakatuwa po. Tama po. Kasi sa farming ngayon, hindi lang ito sustainable farming or for consumption. Yes po. Ito po isang napakagandang negosyo po. Yes. How influence your farming passion? Yun po, ang nag-influence po talaga sa akin is my husband. Mula pa po pagkabata niya, so napakahilig niya na po sa farming. Kahit wala pa po kaming nabiling lupa dito sa Bohol at nasa Cavite pa kami, may maliit kami na lote. Urban gardening. Oo, parang ganun. So nagugulat ako na ang ganda ng kamay niya sa tanim. So dati wala akong ano ba yan? So ikaw ba ginagawa mo? Kasi city girl nga po ako. But he influenced me na napakasarap mag-farming po. Ganda na tanggal ang stress mo at masaya ka sa ginagawa mo. Presko lahat. Presko lahat po. Marami pong mga nanonood natin ngayon na gustong mag-farm. Mapo. Malaki po ba ang kailangan natin i-capital sa farming? Sa akin po, masasabi ko is depende po sa kakayanan ng isang tao. So, pwede ka naman kahit wala kang malaking capital, makapagsimula ka ng maliit mong farming. So, mayroon nga tayong tinatawag na backyard farming. Kung may likod ka lang sa bahay mo, pwede ka na magsimula ng mga chickens, kaunting chickens, kahit rabbits, or kahit po yung mga garden sa mga gulay. O kahit po papaano po, kayang-kaya natin. At siguro naman po yung kikitain kahit maliit lang yung capital is makakasubak or may sobra para po makaprofit tayo. Pero sa amin kasi, sir, ang sa kalagayan namin, dahil ang asawa ko nga po ay vlogger din, nag-investment siya, so kahit papaano po miniipon po kaming konting pambili ng lupa, so doon namin po siya ini-invest. So ngayon, sir, honestly, hindi pa po talaga kami ngayon as in sabihin mo kumikita sa mula sa mga ininvest namin. But looking forward po kami for the future, dahil ini-establish po namin lahat ng aming mga banana trees. We have target na magkaroon ng 10,000 na banana trees para po sana soon maging supplier kami ng bananas. And siguro po yung mga viewers niyo kung nanonood sa akin, meron din po ako ini-establish na lansonesan. Yung mga lansones po. So, at saka rambutan. And diba? Rambutan. So total po yung 1,200 puno. So mga kami, abangan nyo. Yes. Looking forward po ako, sir, na after 3 to 4 years, meron na po tayong lansonesan na negosyo. So yun po yung aming sinasabi. Pero yun nga lang po, sa ganitong kalalaking investment na, so talaga, sir, dapat may capital. Pero yun nga po, sabi ko, sa maliliit naman po, okay lang naman po magsimula. At bawi lang, at least nag-e-enjoy ka. Okay. Ma'am, ang dami pong mga farmers ngayon
Ang dami pong vlogger ngayon. Yes po. Ikaw ay isang farmer vlogger. So, lady farmer. Lady farmer vlogger. So, ito ba isang bentahe o isang advantage sa iyo na isang napakaganda at napaka-sexy lady farmer? Opo. Kasi ang dami talaga, ang dami yes talaga. Po, yes pero isa ka sa mga hinangaan ngayon. Ang dami pong subscribers ni ma'am. More than 240,000 subscribers. So, ano pong advantage po sa iyo, ma'am? Sir, hindi ko naman po expect din from the start. Last year lang po ako nag-start mag-vlog about farming. So, hindi ko po in-expect na ganun po agad yung pagtangkilik sa akin ng tao. So, marami po salamat sa lahat ng subscribers and viewers ko. So, tingin ko po ang advantage po is malaki po yung advantage. Bakit po, sir? Kasi ito pong pag-vlog, makakatulong ka rin sa ibang tao about sa sarili mong paraan. So, yun nga po. At makakatulong din siyempre sa inyo about sa inyong business. Kasi itong pag-vlog or itong pag nakakapag-advertise ka ng iyong product, libre na. So, hindi mo na kailangan pang humayar na kung sino dahil may sarili kang viewers. So, napakalaking advantage, sir. At saka, ang pinakagusto ko po kasi, sir, sa aking vlog sa farming is yung po mga OFW sir tama na po. Nasa ibang bansa makarelate sila po. Nakaka-relate at para nakikita nila ulit yung pamumuhay dito sa Pilipinas na matagal na po nilang hindi nakikita. Ninanais so nanin gusto yung iba po talagang straight hindi po nakaka-uwi. Tama so po. Minsan po may mga nagko-comment kaya kung mapansin niyo sa comment section ko lahat po yan sinasagot ko sir. Tama po. Ako po ang personal na nagpa-type niyan lahat. Wala ka bang admin ma'am? Wala po akong admin sir. Ako rin po nag-e-edit. Si ma'am mismo yung nag-ano ako lahat sumasagot. Po dyan. Opo, naaano po ako yung heart ko na pag may nagko-comment po na mga FW na miss na nila yung buhay ng Pilipinas. Opo, sa probinsya. So, parang lalo pa po ako na-encourage na para mag-vlog. Kahit po makapag-inspire ako sa iba. Pero as well as po, nakaka-advantage din po ako sa sarili ko. At meron din po akong soon na makakatulong ako sa ibang tao. Biggest mistakes or failures, ma'am, you have encountered in farming or even in your personal life? Yes po. Itong pandemic po is dahil nga dalawa kaming vlogger nung asawa ko. So nag-start ako mag-vlog dito sa farm. So may mga alaga ako manok din sir dito. Ah, okay. So madami po tayong manok dito sa farm kahit panoorin niyo yung last video ko, mga Rhode Islands, Basilans, mga native chickens. So minahal ko na yung mga alaga ko sir eh. Kasi kahit hindi pa ako nakakapagbenta, gusto ko meron kasi kung parang gusto ko maparami sila ganyan. So, dahil po dito sa province, medyo mabahina po yung internet connection. So, we decided to move Cavite again. Mm-hmm. So, para naiwan po yung farming, yung ditong farm namin. Pero may mga tao naman po kami dito na naiwan para po caretaker. Caretaker. Pero, yun po, sa pag hindi ko po pagtutok sa farm, so marami pong nawala or namatay na mga alaga ko, hindi po naasikaso, pati po yung mga baboy, may man namatay, and manok. So, kailangan so, talaga tutukan. Yes po, so yun po yung parang failure ko na isang farmer na hindi po rin masyadong natutukan. Last year siguro po, yung pandemic times. So, dahil po nga, siyempre bata pa rin kami sir, hindi pa namin, alam kung saan kami stable. Have you heard discouragement about what you are doing now as a farmer? Yes sir. So yung mga tanong ni sir parang lahat na pagdaanan ko. So sa bata ko pa na ito, sa 28 nga po ako. So dahil nga nagbo-vlog ako sir, marami pong nagsasabi like yung sa mga iba kong relatives sa Cavite. So yan. Ba't ka uuwi ng probinsya? Ano mo diyan? Anong buhay doon? Anong buhay mo diyan? Wala diyang mall, wala diyang yung gusto mong puntahan. So parang nadi-discourage po ako dati na dito mag stay or mag-stable life sa farm kasi nga po marami tao na ang tingin po sa province is simpleng-simple lang, wala pong kikitain. Po. Mahirap. Yes, mahirap. Po. Yun po yung unang natatak sa isip nila. Pero po, once na nag-move in kami dito at in-stable, in-establish po namin lahat ng aming mga lupa dito, so all of my family and relatives po sa Cavite want na po dito magbisita dahil laging successful na po tama yung po. Aming business. Tama po. So they are very proud po sa akin, sa aming mag-asawa po dahil po narating namin ito at para natutuwa rin po sila sa mga vlog ko dahil nai-inspire sila na tama hindi po. Pala ganun yung buhay probinsya. Ang saya pala. Saya pala. So ganun po. At walang stress. Yes diba? Po. So yung discouragement ko po para pong natanggal nung nabigyan ko sila ng inspiration. Wow. What makes you succeed in farming, vlogging, and business?
Ayan po. So, ako po ay may inspiration sa lahat ng ginagawa ko. Tama po. So, meron po kaming 3 kids. Puro lalaki po. So, about sa pag-vlog. So, inspiration ko po yung mga anak ko sa mga farming po. Para soon in the future, meron po kami mapanmana. Tama po. Para po sa mga anak namin. Dahil hindi naman po namin ginagawa to, para po pang sarili namin. So, para po sa mga anak. So, tsaka lahat po ng mga tao na naniniwala po sa akin, nagbigay sa akin ng inspirasyon para po gawin ito lahat. So, feeling ko po, soon talaga ako dadating po ang panahon, magsasucceed po talaga ako at may pagmamalaki ko po na yung pag-farming, pagsasaka. So, lahat po ng trabaho dito sa probinsya ay magbibigay po sa akin ng magandang buhay, lalo na po sa mga anak ko. So, dating city girl is... Yes, dating city girl, naging ano successful na, farmer, provincial girl. sa ating lahat po ay meron tayong tinatawag na success. So, nakadepende po yun kung ano ang definition natin sa success. Mm-hmm. But for us, as your subscribers, opo. Isa na po kayong successful na farmer vlogger. So, pwede mo bang ma-share, ma'am, kung anong sikreto po ng isang successful lady farmer vlogger? So, i-share ko sa inyo. So, ang tingin ko naman, sir, sa pag-giving successful, nakakabit dyan yung happiness. So, kahit mula ka naman, so kung masaya ka sa ginagawa mo, sir, tingin ko makakaramdam ka ng successful sa sarili mo. So, may mga ganyang tao, sir, na mga simple lang, pero once na masaya sila sa ginagawa nila, feeling nila po okay na po sila. So, para sa akin, ang tips ko po, yun po, maging happy lang. So, yun po, maging masipag sa lahat po ng ginagawa. Pagtutukan po lahat ng ating mga gustong gawin, and the future po, lagi po yung titingin sa future, kung ano po yung pwede natin marating sa future, dahil yan po isang napaka-importanting mindset. Kung lagi kang titingin kung ano mangyayari, kikita ba ako, may vision ka. So hindi lang para sa sarili mo kundi sa susunod na henerasyon ng pamilya mo at sa iyong komunidad. Yes po. At siguro po may dagdag ako, higit sa lahat is ang panalangin. Yes po, yes. Tama po, siyempre hindi po mawawala, siyempre number one po yung panalangin. Opo, opo. So ito po yung mga sikreto sa mga lahat ng successful na tao. Yes. So, panalangin talaga. What is the most lesson you can share to our local farmers, to our small vloggers or small YouTubers? Can you please give us some lessons? Magsimula po tayo siguro sa mga farmers natin, local farmers. Okay. So, marami po tayong nababalitaan na yung po sumusuko. Dahil po, una, mahirap po mag-farming. Talaga mahirap po. Lalo na po talaga kung nagsisimula ka pa lang. So, wag po kayong mawala ng pag-asa. Never give up. So, kung gusto mo naman talaga yung ginagawa mo, magkakaroon ng way si God para maibigay po sa inyo yung paraan para magsumikap ka lumago. At lumago yung inyong business. So, may mga, at tingnan nyo rin po yung mga farmers, local farmers natin na naging successful. So, gawin nyo po silang mga inspirasyon, kahit hindi po kami, or lahat po ng kakilala nyo, kahit kamag-anak, basta po naging successful po sa kanilang ginawa. So, pwede nyo po yun maging lesson para po lumaban po sa buhay at para po maging okay sila sa kanilang pamumuhay. So, sa mga small YouTuber naman po, yan, ay kasi nasama ko naman po yung sarili ko, sa small YouTuber lang naman din po tayo. So, yun, marami lang po talagang tumangkilik at nagbigay ng inspirasyon sa atin. So, ano yun, ganun din po, don't give up lang din po. Dahil, yun nga, bilang vlogger, nagsimula rin naman po ako sa simula na wala naman po akong viewers, wala rin naman po akong nanonood, but hindi po ako tumigil sa pag-vlog sa gusto kong gawin. So yun, at least may isa akong video na nag-trend, nag-viral, so doon na po ako nagsimula na makilala. And I continue po na bilang maging inspirasyon sa mga tao, sa ibang mga nag-YouTube, sa inyo po. So, yan, mga idol ko rin po sila, yung mga nag-vlog po ng farming. Lahat po yan ay nakasubscribe ako. Yan, yung mga nagsasabi at nagko-comment po na subscribe ka sa akin. Lahat po yan, sir. Kasi, para saan ba naman yung isang click lang? Tama po. Makakatulong ka kahit. Laking tulong na po yun. Ating mga kapwa YouTube vlogger. So, yun po. Support lang po tayo sa isa't isa. Mensahe, ma'am, para po sa mga kabataan ngayon. Kasi nakikita ko po mismo na unti-unti pong nawawala yung mga farmers natin. So, sana po itong mensahe galing from Ma'am Tessa, ito ay makapagbigay inspirasyon para po sa mga bagong henerasyon ngayon na to engage ito farming. Yun nga po, nakakalungkot talaga, sir. Tama kasi po.
sa kusamin niya sa Manila and Cavite, wala ka na sir makikita doon na nag-farming. Lahat po ng karamihan ng mga product ini-import na tama po sa Manila. Po, so, sana po hindi natin makalimutan yung dating pamumuhay natin bilang mga farmer. Dahil doon naman po nagsimula yung bansang Pilipinas eh. Napakasimple lang po ng buhay sa Pilipinas noon. At kahit naman po sabihin mo na nagsasaka, nagpa-farming ka. So, hindi mo naman pwedeng sabihin, sir, na yun ay simple lang. Dahil dyan ka kumukuha ng pagkain mo. Tama po. Kung wala pong mga farmers, wala po tayong kakainin. So, hihingin po natin yan lahat sa ibang bansa. Tama po. So, yun po. Parang gusto ko po sana yung mga kabataan, kahit papano, hindi lang puro ML, or mga gaming, hindi po TikToks. So, manood rin po kayo ng mga ganitong klaseng vlog, or kahit hindi vlog, or makakita kayo ng mga ganitong gawain yung sa pag-farming. So malaki po ang maitutulong nito sa inyo para ma-inspire kayo dahil sa mga dating mga kaninunununuan natin. So ito naman po yung mga unang trabaho. So yun po, sana rin po i-pursue rin ang education yung sa farming, agriculture. So para po lalo po ma-enhance yung kagustuhan ng mga kabataan para po sumabak ulit sa ating farming industry. So yun po, tsaka po yung mga bata na nag-e-enroll pa sa agriculture. So saludo po ako sa lahat ng mga bata na kumukuha pa po ng agriculture courses. Dahil ngayon marami sir, mga hotel and restaurants, so, mga gusto ay masasayang trabaho. Pero po, sana po, huwag po pa rin po natin kalimutan yung farming natin na buhay. Idagdag ko lang po, sana po tanggalin na po natin yung mindset na yes, pag isang magsasaka ka po or anak ka na magsasaka, yes, mahirap ka po. Yes, hindi po, totoo yun. Ako po mismo, dito sa probinsya, nakita ko po kahit walang gaano ka laking pera yung mga tao, pero may makakain po sila. Yes po. So hindi po mahirap yung mga farmer. Oh sir, naano rin po ako kasi ako Cavite, taga Cavite. Pag may magsabi po, ay taga probinsya to, sabi ko, ay ang hirap niya siguro. Ganun po agad yung mindset ng mga tao. Pero nang nagtira ako dito, lahat po ng tao dito ay malalakas. Tama po. Ang katawan po, mai-compare mo po yung mga katawan na matanda sa Manila. Tama po. Grabe po, ang 60 years old po sa amin. Minsan po, bed na lang, bedridden. Pero dito sir, 80 years old, 90, nag-aararo pa po. Sobrang lalakas po ng katawan dahil po siguro sir, sa mga lifestyle nila dito sa province. So po, sana natin kang maliitin. So maganda po sa probinsya. Yes. Ma'am, ano po yung mga future plans mo po? Maliban po, meron na po tayong palaisdaan, yes, meron po na po kayong palayan, yes, meron po na po tayong mga saging, okay, may napanood tayong mga kalabasa, yes, melon, po, yes, po, meron kayong mga livestock. So, ano po yung future plans mo po, ma, sa yung farm at sa lahat? Okay. So, ang aming pong target talaga sa farming is the first po ay ang aming mga sagingan. So, we are targeting po. Kaya po kami laging bumibili ng lupa kung meron kaming sobrang money. Talaga ini-invest po namin sa lupa. Dahil pag nag-invest ka sa lupa, hindi po mawawala yung pera mo. Kundi habang tumatagal, lumalaki po yung value. Okay po. So, tinataniman po namin yan ng mga banana, variety po ng cardaba or saba. Saka po ng may konting lakatan variety po. So, nag-target kami makapagtanim ng 10,000 po to 20,000 na puno ng saging para po in the future, meron po kaming, pwede po kami maging supplier ng saging, pwede po dito sa Bohol, sa Cebu, or pwede rin po in sa other province. Manila, pwede kami makapag supply doon. Dahil meron din po kami nabiling wing van, so yun po ay connected na sa aming plan para po hindi na kami magbayad sa shipping ng mga produkto. Kayo na mismo. Kami na po mismo ang gagawa ng produkto dito at ilalabas po yung produkto. Then yun po, sa meron din po akong nililook forward na yung 1,200 na puno ng lansones po. Wow. At, so yun, mga livestock po sir ngayon, nagpaparami pa po kami ng mga baboy tsaka manok, pero this is not our priority po yung livestock. Ito po mga ito parang at happy na mayroon kaming farm na may mga livestock. But itong baboy po namin, looking forward po na magkaroon po kami lelechonan. Wow. But nagpaparami po kami, so ngayon nagbabenta lang po kami ng mga biik na lalaki. So yung mga babae po is so, kinikip namin. Dapat paramihin niyo po. Yes po. Magiging inahin yes, yun. Yes po, dahil naka-connected na rin po yan sa plan. If ever po may mag-harvest kami sa saging,
So, ah, ang okay. Putol po ng ating mga saging na trunks, pakakain po natin sa ating mga baboy dahil organic po ang aming dito sa mga baboy namin. So, para double purpose, wala po nasasayang at pares lumalago. So, masasabi natin integrated farm ito. Yes po. And yung fish pond, so yan po, ang fish pond naman po ay ganun lang, maglagay ka milya, so benta. So, depende na rin po kung ano po yung ibigay ng panahon, kung makapag-ship kami sa Cebu or kahit saan sa tabing Bohol. Pero ito naman pong fish pond is once na may ilagay ka, sure naman din po mayroon tama tang harvestin. So, nakadepende na lang itong fish pond sa harvest. Meron na rin po mga plan sana po na naisip na para po sa community. Yung nga, sana po yung bumuo po ng grupo, ng farming po. Siyempre, ako kilala na rin po ako bilang nag-vlog. So, makalaki po yung may tutulong ko sa community para po sa pangangailangan sa mga equipment. Kasi dito po, kung magsasaka ka, hirap ka sa tractors, kailangan mo pang traditional pa rin. Kailangan mo pang kung makina yung gagamitin mo, kailangan mo pang rumenta, harvester. So, yun po. Gusto ko pong bumuo sana ng community na para po matulungan tayo ng gobyerno or yung community, yung grupo para po marami matulungan na magsasaka na hindi na po kailangan gumastos ng malaki. At in vice versa po, so makakapagkuha sila ng malaking profit galing po sa kanilang pinaghirapan. So yun po, tsaka po looking forward din po ako sa malaking business sana po soon. Marami po rin ako matutulungan ng mga tao na walang trabaho. Mabigyan ng trabaho. Yes po. So yun po yung plan ko sa community, sana po makakapagbuo ako ng grupo para po if ever maganda makapag-request ako sa mga munisipyo natin. Opo, DA yan, salamat po dahil yung mga DA po ay namimigay po mga libre. Salamat po sa mga Department of Agriculture. So nakatry din po ako sa kanila humingi ng binhi ng mais na libre po. Pinibigyan po nila tayo ng abonong libre. So sana po mas marami pa pong matulungan. Sana po kung magkaroon ako ng ma-establish na grupo or ng group para parang po cooperative. Yes, cooperative. So gusto ko po hindi lang po yung grupo na yun yung matutulungan or makatulong pa po kami sa lahat ng grupo para po mapagaan po yung trabaho ng ating mga magsasaka. Tama po. So ano po yung thoughts niyo ma'am regarding farm to table? So sa pinakauna niyan sa siyempre baka tipid. So siyempre para hindi ka palaging bili ng bili sa market, kung meron kang backyard garden, meron ka lang dyan sili, talong, like yung mga baboy namin, if ever gusto po namin magkatay, pwede po kami kumain galing po sa aming pinaghirapan. Sa mga manok po namin, kung gusto namin magsabaw, andyan lang po. So napakaganda po ng meron kang ganitong klaseng lifestyle, kahit hindi nga po sinabi ko malaki yung lupa mo, basta meron ka lang talagang plan kung paano mapapaganda yung salansan lang ng inyong mga livestock, tanim. So kayang-kaya nyo pong gawin yan sa inyong mga bakuran at sigurado po ako na pagka po nagawa nyo yan, masasabi nyo po na ang laking tipid sa pamumuhay. So napakasarap pa at kahit po anong lasa ng inyong matikman na galing sa pananim nyo, masarap pa rin masarap po yan. Tama dahil po, tama po galing po yan sa kamay nyo, pinaghirapan nyo, lalaki, ang pipitasin nyo. Pag dilasa nyo kahit anong luto po, masarap po talaga tama siya. Tama po. At alam mong malinis po. Yes po. Ma'am, pwede kang mag-promote ng iyong future products yes, or po. Siguro kahit anong okay. Gusto mong i-promote. Okay po. So yun mga ka-farmers, ka-ME, yan. So gusto ko po, salamat po sa inyong pagtuloy na pagtangkilik sa aking mga vlogs at sa mga susunod ko pa po na i-vlog. So abangan nyo po lahat ng mga i-vlog ko pa at update about sa aking pag-farming. So looking forward po ako mga ka-farmers na makapag-endorse po ng mga bananas, mga lansones at saka mga lechon po. Active lechon po tayo for the future. So ngayon po wala pa po kami nilalabas na product dahil nasa stage pa po kami ng pag-establish ng aming business. Pero ito pong mga fish pond namin, if malapit ever, na po. Yes po, malapit na to by November po. If ever po malapit kayo sa amin at gusto nyo pong pumasyal dito sa aming farm, so open na open po ang aming farm para po makabisita kayo. At kung gusto nyo po, pag nakapag-harvest kami, makabili kayo ng mga isda. So murang-mura lang naman po at hindi po mahal yan. Presyong pangmasa po. Yes, presyong pangmasa po. So makabisita na po kayo dito sa farm. So makikita nyo pa po yung farm, pag-harvest ng aming mga bangus dito. Ayan, so yun, salamat po sa lahat ng mga viewers ko at subscribers, syempre pati sa mga viewers ni Sir KME. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, so mag-shout out po ako sa family ko sa Cavite, kasi lahat po ng family ko ay nasa Cavite po. Ayan, so mama ko, papa ko po, sa Edith Rolyan, Dante Rolyan, mga anak ko, si yung mga babysitter ko, si Rosalie Rachel Armado. Ayan, hello sa inyo dyan sa Cavite. So dito dito rin naman po sa aming lugar yung mga relatives ng asawa ko. So, hello po sa inyo. Alam niyo na po kung sino kayo. At syempre sir, magsabi ako ng isa po na vlogger na aking po. Pong
na-idol. Okay, ayan, hello kay Sir Jigar Villacorta. Ayan, so, hello sir, idol ka namin sir. Yes, isa po siya sa lagi kong pinapanood about sa farming po, techniques, and kung paano po magiging maganda yung mga livestock na inalagaan niya. Dahil si Sir Jigar sir is for livestock, karamihan niya livestock. So medyo hirap talagang ako. Farmer talaga. Medyo hirap ako sa livestock sir, so napakaganda po ng mga video niya na napapanood ko po para po magkaroon ako ng idea sa aking mga alaga. Okay. Thank you mga kaimi. Sobrang ganda po at sobrang nakaka-inspire po yung mga mensahe ni Ma'am Tessa sa Thessalonica Farm. So please po, pakisuporta po ng Thessalonica Farm kasi po sobra pong may inspire kayo. Ang dami po kayong matutunan, ang dami pong mga bagay na pwede pong makapagbigay inspirasyon at magkapag-change ng inyong mga pananaw sa buhay. Dahil po ang pag-farm po ay hindi lang po para sa mga taga-probinsya. Dati po siyang city girl, yes, pero ngayon po isang successful na lady farmer. Yes, so, proud to be. Proud po talaga po tayong mga farmers. So, sana po suportahan niyo po si Ma'am Tessa. As well as si Sir. At si Magsasakang Inenyero po, yes, para po sa ating advokasya. So, hanggang sa muli, hanggang sa susunod nating mga farm episodes, ito po si Raul Birami, also known as Magsasakang Inenyero. Keep on farming, keep safe mga kaimi. No goodbyes, just see you next time. Happy farming! Thank you! Thank you!